mamimlay time tayo. Ipa-prank call ko siya, nasa stress ako. Nasa taping daw siya. Sumugot ka. Hello po. Hello. Yes po. Bakla ka, sorry, nagda-drive ako, di kita natawagan agad. Asan ka, taping ka pa? Wala kang signal, bakla ka, Nico. O eto na nga, kanina ko lang narinig yung chika, yung tungkol kay ano, kay Raymond Marasigan. Opo. Nagalit pala sa'yo. Hindi ko na po alam na nagalit. Para kasi sa online lang po yun. Ano bang ginawa mo? Ba't hindi ko alam yun, kanilang nakarating sa akin. Ano bang ginawa mo? Biniro mo daw. Opo, di ba sa online po, normal naman po lahat ng guest bureau eh, na parang showtime po, yung casual na kwentuhan, interviewan, eh parang bumunok ko sa akin si Ryle, yung inside joke na kanta nilang Sugot Mga Kapatid. Oh. Po, may inside joke kasi, so parang tinanong ko, ako na daw magtanong. Sino mga hashtag kasama mo dyan? Sino mga hashtag? Sila Luke po, si Ryle, ako tas ibang girlfriends po. Eh pero ba't ikaw lang sinigil out si Nico? Sabing ganun. Ikaw lang ba yung nag-joke? Ako po yung nag-joke kasi. Eto na ang scenario. Opo. Kasi galing ako management meeting kanina. Opo. Kamag-anak pala yun ni Direk Bobet. Kamag-anak ko? Oo. So nagsumbong kay Direk Bobet. As in galit na galit. So itong si Direk Bobet, nagalit din. At saka ano, inano pa si Pete, napagalitan pa yung ibang staff na bakit hindi ka sinita, hindi ka raw kinall out. Kumbaga, bakit hindi ka nireprimand? Hindi ka nireprimand? Bakit pinapayaga ka, nagaganong ka? At saka mainit na pala si Direk Bobet noon pa. Katsikahan mo ba siya? Binabati mo ba yan pag nakikita binabati mo? Binabati ko po. Araw-araw. Pagkakita ko siya. Binabati. Wala ko po. Kasi katulad nung, ano yung ginawa? Parang may ginawa ka din daw dati na anniversary na nabwisit siya. Hindi ka lang daw niya nasita dati, nakalimutan niya lang. Live. Anong ginawa mo? Yung sa anniversary po? Oo, anniversary daw. May ginawa ka daw live na galit siya pero nakalimutan niya lang hindi kanya nasita. Ano yung ginawa mo? Yung may bote po sa may brief ko po. Ano? Yung may bote po ng inumin. Di ba sa brief ko po na hindi naman po sinasadya. Nilagay mo yung bote sa brief mo na hindi mo sinasadya? Opo. Sa hindi ko. Tapos sakto po lang kay tinawag po ni brief kong pakindal yung hindi ko po na hugot kagad. Ano? Nilagay mo yung bote sa brief mo, tapos naka-ere ka live? Yun po yung performance po namin. Performance na sa magpasikat? Opo, natapos na po. So nag-interview, nasa likod po kami. So naka-live pa, naka-ere? Opo, so parang umiyon po, 2 weeks nilagay ko. Anong bote? Mineral water? Naglagay ka ng mineral water sa brief mo habang naka-live? Nakabuton. So nakabuton, nakita ka sa TV na meron kang mineral water sa brief mo? Ay. Hinugot po. Nako, ang daming ano, tag dito, ang daming ipon sa ni Direk Bobet. Galit na galit. So kanina kinausap si Pete na huwag kang papasukin. Hindi ka po ako ng pasensya. Humingi ka ng pasensya sa kanya nung anniversary? Humingi po sa kanya kinabukasan. Nakausap mo siya? Humingi ka ng sorry sa kanya kinabukasan, eh baka nabalik na naman yung buwisit sa'yo dahil dun sa kamag-anak niya na si Rico Blanco na biniro mo. Galit na galit. So pinapatanggal ka. So kanina, kinukuha niya yung number mo sa akin. Sabi niya, di ba kilala mo yung si Nico? Kaibigan mo yan. Bigay mo sa akin yung number. Sabi ko, alam, parang nagbago na yata ng number yan. Titignan ko kung updated yung number ko sa kanya. Tapos sinabihan ko si Pete. Sabi ko, Pete, kausapin muna natin si Nico kasi baka magawa natin ang paraan. Pag nahimas yan, papuntahin na lang natin si Nico. Para kung talakan siya, di talakan siya, pero huwag naman tanggalin agad. Huwag naman po tanggalin. Wala kang, di kita maintindihan. Hello, Ate Grace, huwag naman tanggalin. So anong sasabihin ko kay Pete? Hindi, ako po umausap kay Direk mismo. Pero huwag naman tanggalin kagad. Ano, siyempre kailangan ko pa ng trabaho. Tsaka, magagawa ko na naman ng paraan, siguro po, Ate. Kasi galit na galit kanina. Eh kasi mainit, di ba? Dahil pinapagalitan yung staff, kanina yung management meeting nagkakainitan, tapos biglang na-bring up yung ganun. Nakapagmura nga eh. Sabi, bakit bastos yung demonyong yan? Sabi yung ganun. Bakit lumalaki yung uli? Hinahayaan nyo kasi. Ba't hindi ka raw nireprimand? Hindi ka sinuspinde? Hindi. Ang gagawa ko na lang po ng paraan, Ate. O, pausapin ko po siya. Kahit bukas po. Eh, paano kung mainit? Bukas mainit pa yun. Baka kasi sabi ni Pete, kausapin kita. Tapos bigyan ko siya ng feedback.
anong sasabihin ko? Inaamin ko naman po, baka kalanan ko yung nangyari sa interview. Pero nagawa ko po paraan, para huwag naman po agad alisin. Hindi naman po siguro ganun kalala yung nagawa ko para alisin. Siyempre kahit hindi naman ganun kalala ang nagawa mo, pag galit sa'yo yung tao, di ba? Sakit ulo. Bakit masakit ang ulo mo? Iwan gagawin ko ate. Kasi alam mo, iisipin mo yung mga ginagawa mo. Okay. Parang dati, natatandaan mo, di ba, prinank mo ako sa MOR 101.9. Okay. Oh, kaya ngayon, pinaprank din kita ngayon. Para makagante ko sa'yo, di ba? Iayop na yan. Hi, Nico! Ate naman, ayop. Charot lang. O di ba? Sumakit ulo mo, di ba? Balik-balik lang, karma-karma lang to, Nico. So after one year, ako naman ang may pinopromote na pelikula. So ako naman ang magpa-prank. Ang sakit sa ulo kasi nung sa'yo. Trabaho to, alam mo. Tapos nga yung kadenang ginto eh, maghanap na naman akong trabaho. Charot lang, I love you. Bakit magagalit sa'yo si Derek Bobet? Alam mo nang paborito ka nun, ano? Love na love ka nun. Hindi ko maalam na may prank. Wala naman si DJ Chacha, buntis yun. Ako nga ang DJ ngayon, no? Anim na oras na ako dito sa MR 101 point. Ah, lahat ng show, ako ng pro, ako ng host dito. No. Love you, ate. I love you. Kailang mas stress, umingi kang malalim. Love you. See you tomorrow. Bye-bye. Sorry. Thank you,